We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led Jesus away to their council, and they said, "If you are the Christ, tell us." But he said to them, "If I tell you, you will not believe, and if I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God." And they all said, "Are you the Son of God then?" And he said to them, "You say that I am." And they said, "What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips." Sa atin pong pangatlong istasyon, dinala na si Jesus sa harap ng Sanhedrin, ang pinaka-korte suprema ng mga Hudyo. Hindi po simpleng akusasyon ang ipinaratang kay Jesus, at hindi karaniwang grupo itong nagdala sa kanya sa husgado. Ito po yung kinabibilangan ng 70 or 72 members na tinatawag ng Sanhedrin. Ang nakakagulat po dito, si Jesus at ang mga miyembro ng Sanhedrin, ang haring pari at ang mga eskriba, pareho po sila ng pakay, ang isulong, ang paghahari ng Diyos. Pareho po silang nagsasalita tungkol sa Diyos sa langit. Pero sila po ngayon ay magkasalungat. Hindi po ba sa mga pagtatalo-talo natin ngayon, ganito rin po ang nagaganap. Lahat naman tayo ay naghahangad na mapalapit sa Panginoon, subalit nararanasan din natin ang pagsasalungatan. Kaya hingin po natin sa Panginoon na sana tayong lahat na nagsusulong ng paghahari ng Diyos ay matutong rumespeto at umunawa sa isa't isa, magkakaiba man ang grupo na ating kinabibilangan. Basta lahat po tayo ay pare-parehong naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kuminsan hindi po natin matanggap ang isa't isa dahil hindi po natin kilala yung grupong kakaiba sa atin, dahil wala nga po tayong alam tungkol sa kanila, dahil hindi natin sila kilala, kaya hindi natin sila marespeto. At dahil hindi natin sila kilala, natatakot tayo. At pangatlo, bukod doon, dahil hindi natin sila katulad. Natatakot tayo sa mga taong hindi natin katulad kung paano magmanalangin at sumunod sa Panginoon. Ang mga Sanhedrin po nakakalungkot sapagkat hindi lamang sila mapanghusga, kundi punong-puno na sila ng baluktot na ideya tungkol kay Jesus. Meron na silang sariling maling isipan tungkol sa Panginoong Jesus. Hingin po natin na sana patuloy tayong tumugon sa pagdidialogo. Ito po ang ugnayan ng isip at diwa
at naway matuto tayong makinig sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po sana kami na magbigay ng puwang at matutong makinig sa aming mga kapwa Kristiyano. Hindi man sila kabilang sa grupong aming kinabibilangan. Nawa po, O Diyos, matuto kaming gumalang at rumespeto sa isa't isa. Lord Jesus crucified, have mercy. Thank you.